Narito si Senator Jinggoy Estrada. Akala niya kasi yung plunder lang yung kaso sa kanya at naabsuelto na nga siya dyan at sa legal bayan. Pero may bago pa lang kaso, bigla daw sumulpot. Medyo nalito dito si Senator Jinggoy. No? Pero nevertheless, siya po ay nagdidiwang pa rin dahil yung main case, yung plunder, ay naabsuelto na po siya dyan. Pero guilty pa rin po siya dito sa kasong bribery, directly or indirectly. Eh, medyo mabigat na kaso pa rin po ito dahil may parusang pagkakabilanggo pa rin po yan. No? Ang tanong, mananatili ba siyang senador? Sabi ni Zubiri, eh, mananatili pa rin po siyang senador unless may finality na ang kaso at for executory na itong kaso na yan. Kasi pwede niya pang i-appeal na yan, di ba, Kakopi? May mga remedies pa yan, di ba? Bagamat ang desisyon ng sandigan bayan dyan, eh, guilty siya, pwede niya pang i-appeal yan sa higher courts na may mga apila pa siya na pwedeng gawin dyan sa sandigan bayan, apila siya dyan, pag na-reject yan, iangat niya sa higher courts. Jinggoy, defense integrity, never stole public funds to get rich. Yumaman daw po siya nang hindi ginagamit ang pondo ng publiko. Eh, nadawit kasi ang pangalan niya dito sa isa sa pinakamalaking scam sa Pilipinas, itong PDAP scam ng lukulukong si Janet Lim na pulis nagpakasasa. Naligo, yung bathtub, puro pera. Ninakaw kasi. Anyway, sige, nadamay dyan si Jinggoy Estrada, pero sabi niya, naninindigan siya, wala siyang ninakaw para yumaman. Yumaman siya sa ibang paraan at hindi sa pagnanakaw. Yan ang main argument niya dito sa article na ito. Senator Jinggoy Estrada has expressed elation over his acquittal of plunder charges in connection with Priority Development Assistance Fund o itong PDAF. Yan, natutuwa po ang senador na si Jinggoy Estrada dahil po na-acquit siya. Napawalang sala siya dito sa kasong plunder. Mabigat kasi itong plunder na ito eh. After more than a decade, biruin mo, 10 taon ang pinagdaanan. I am more than grateful to have been acquitted of the plunder charges, sabi ni Jinggoy. This exoneration not only impacts my personal and political life, but also that of my family as well. Vindicated siya. Kumbaga, kahit pa paano, nalinis ang kanyang pangalan. Estrada maintained that he had no involvement in the PDAF scam, period. Naninindigan, sinasabi ni Jinggoy Estrada dito, huwag niyo akong idamay dyan, wala akong kaugnayan, wala akong ginawa dyan sa PDAF scam, sabi niya. No? Pero umabot ng 10 taon yung pagdirig dito, magkakaalaban yan pag umabot ng Korte Suprema yan. Hindi ako kailanman nagpayaman gamit ang kaban ng bayan, sabi niya. At hindi ko kailanman inabuso ang posisyon ko at ang tiwala na ibinigay ng taong bayan, sabi niya. Last Friday, January 19, naglabas po ang Sandigan 5th Division ng desisyon na ina-acquit po o pinapawalang sala po si Estrada sa kanyang involvement dito sa PDAP scam, pero kinunvict po siya ng direct at indirect bribery. May kasong may kaparusahang pagkakakulong din po yan. Estrada expressed gratitude to the Sandigan bayan over his acquittal in the plunder case. Meron po siyang interview, CNN nata ito eh, nabasa natin kanina, na nagulat din siya, no? Na-confuse siya. Dahil biglang lumabas daw itong bribery, itong indirect at direct bribery. Eh, ang alam niya kasi plunder lang. So, una, masaya pa naman siya kahit pa paano, no? Kasi main case itong plunder eh. Na-absuelto na siya dyan. And then, all of a sudden daw, biglang sumulpot itong bribery na to. Itong indirect at indirect, no? Direkta man o hindi direkta na panunuhol. As a public servant, nais kong lubusang linisin ang pangalan ko. Kahit abutin pa ito ng ilan pang taon para patunayan na wala akong tinanggap o sinuhulan, direct man o indirectly, sabi po ni Jinggoy Estrada. Ang Kongreso, nagbigay din, ang Senado, no, nagbigay din ng mga statement na kinongratulate din kahit papano, no, itong si Jinggoy Estrada sa kanyang tagumpay sa laban na ito. Imagine, 10 dekada ang pinagdaanan itong laban na ito, no, para malinis ang kanyang pangalan. Pero hindi pa totally malinis, ha? May mga pending cases pa rin po dyan. At again, hindi pala pending. May desisyon na sa Sandigan Bayan dyan, pero ang tawag natin na appealable pa yan. Pwede niya pang i-appeal yan. Lee Ann, maraming salamat sa iyong pa-super sticker. Ang bongga naman ni Lee Ann, may super sticker sa atin. 1,000 yen plus 1,000 yen. Dami nito, ha. 2,000 yen. Maraming salamat, ha. Magkano na ba ang yen ngayon? Parang last time nasa Japan tayo, 0.38, di ba? Maraming salamat, ha, Ma'am Lee Ann. Ang laki nito. Ang daming coffee nito, ma'am. 2,000 yen. Ang dami nito, ha. Thank you, Ma'am Lee Ann, sa iyong pakape. Ingat po kayo dyan, ma'am, sa Japan, ha. Madeline Nicolas, gusto ko ka-coffee kasi napaka-professional at maingat magsalita. Next naman, ha. Ma'am Madeline Nicolas, nambola pa si Ma'am Madeline, ha. Binola pa tayo dito ni Ma'am Madeline. Pero thank you, ma'am. As much as possible, gusto din natin maging factual, di ba?
iwas tayo doon sa mga paninira, iwas tayo doon sa mga personal na pag-atake, at medyo nakakasama din yan sa imahe, di ba? Doon tayo sa mga issue, at malinaw yung ating direction. We have to support the administration, at i-discuss natin ano yung mga ginagawa ng gobyerno, kasi yun ang importante. Malaman ng taong bayan, may ginagawa itong gobyerno na ito, hindi ito natutulog sa kangkungan lang tulad ng mga claims ng iba. Joel De Jongoy, maraming salamat, nakikinig sa atin sa Facebook. Kay Dominic Nidoy, happy viewing po sa inyo. Kay Baby Santos Terado, shoutout din po kay Ida Segundo. Shoutout sa inyo lahat, ka-coffee na friends natin dyan sa Facebook, nakikinig sa atin. Happy, happy viewing po sa inyo. Kay Elizabeth Aris, blessed afternoon. Shoutout po mula dyan sa Taiwan. Uy, kumusta po kayo dyan sa Taiwan? Happy, happy viewing po sa inyo. Marie, bakit yung consort ang uunahin ni BBM? Dapat unahin niya ang problema ng taong bayan. Kahit pribilehyo niya pa yon, mag-isip naman siya. Lagi naman siyang nag-enjoy. I doubt, ma'am. Sabado, Biyernes ng gabi yan, ka-coffee, no? And halimbawa, ikaw ay favorite, ano mo yan? Favorite band mo yan, ka-coffee, no? Isang beses lang yan sa isang taon. Di ba? Ilang oras nga lang yan, eh. Nagtrabaho ka ng araw, eh. Siningit mo lang itong isang oras. Kasi parang dinideprive na natin siya. If ever, kung ayaw nyo siyang manood ng concert, parang dinideprive mo siya sa karapatan niya mag-entertain. Parang sinasabi natin, magtrabaho ka lang 24/7, di ba? A matter of 2 hours, 3 hours lang yan, 4 hours lang yan, sabihin natin at most, no? Yung concert na yan, eh, bakit natin i-deprive ang presidente? Di ba? Minsan lang yan, bibihira lang mangyari yan ka-coffee, and then ganyan yung gagawin natin sa ating presidente. Medyo unfair, di ba? Unfair yan, tao din po ang presidente. And we have to understand, di ba? May pangangailangan din po yan, may entertainment needs din yan, para ma-relax man lang din sa hirap ng ginagawa, sa laki ng responsibilidad na ginagampanan ng ating presidente. Malu, wow talaga ha, siya ang pinakamakapangyarihang tao sa buong Pilipinas. Ingit lang kayo ha, manigas at mangisay kayo. Rocky Bonnie, happy viewing, watching pula dyan sa Nara. Saan Nara po yan ha? Dyan sa Palawan. Hello, hello po sa inyo. Magaling din si PBBM sa pagtugtog ng saxophone, sabi ni Lian Menduna. Eh, wag na lang muna tugtugin yan. Lian, kasi marami na namang maiinis dyan. Maraming bashings na naman ang magaganap dyan kapag tugtugin ni PBBM. Sabi niya, puro tugtog na naman at hindi na naman itong tatrabaho. Always and always, may negative remarks yan sa ating presidente. Walang katapusang criticism yan. Pero okay lang, sige. Parte naman ng trabaho yan. Pero naman pinapatulan ni PBBM yan. Tuloy lang po sa kanyang pagtrabaho. Kay Lydia Tariga, watching from Milan, dyan po sa Italia. Kay Eclipse, inggit lang yung mga nasasabing bawal na manood kapag presidente ka. Exactly, Eclipse. Nalulungkot itong mga tao na ito. Ka-coffee, baka na sa Facebook po kayo at di pa kayo nakafollow sa ating Facebook page. Yan, pasuyo na lang sa taas, click lang po yung follow. At kung nasa YouTube po kayo, ay click lang po ang subscribe. Sige, kunin nyo yung kape, pero pa po tayong isang topic. Good news ito.